Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Padre Pio. So, maraming salamat po sa inyong pagbisita muli sa Banal na Dambana, lalo na doon sa ating mga kapatid na bago pa lamang dito sa ating shrine. Ano po, marami tayo na mga bisita ngayon sa iba't ibang dioceses at sa iba't ibang parokya o iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At meron din tayong mga bisita mula sa ibang bansa. Ang kasama ko ngayong pari na nagbasa ng ating ebanghelyo ay si Father Fred, no? Father Fred mula sa Diocese ng Cubao. So palakpakan po natin ang ating bisitang pari kasama din ang kanyang mga parokyano o mga bisita mula din sa kanilang parokya ng Diocese ng Cubao. Asaan po sila dito? Ayan, maraming salamat po for coming at pagbisita dito sa Pambansang Dambana. Actually, ako po ay galing din sa Diocese ng Cubao. Malimit lang maibitahan dahil ako ay galing din dito sa parokya ng Dambana ng Padre Pio since 2019, no? Hanggang sa matapos ang pandemic. Kaya siguro ay marami na rin ang mga bisita na na-encounter at nakausap, no, sa mga panahong iyon, lalo na sa akin personally. At tunay naman, ang bawat isa sa atin na narito ngayon ay may dadaladalang kanilang panalangin, intensyon, no, na sa pamamagitan ng ating pamimintuho at debosyon kay Padre Pio ay humihingi tayo ng mga kasagutan sa ating mga idinadaing. And through His intercession, alam natin na makakamit natin yung ating mga hinihingi mula sa Diyos. Naniniwala ba tayo, lalo na ang mga taong may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay, na sa tulong ni Padre Pio ay magkakagaroon ng kagalingan. Amen? Ayan. Ganyan tayo. Pero, wag agad tayong magmadali, Hintayin natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa ating mga hinihingi at mga hinihiling sa Kanya. Darating ang oras kung kailan ang oras at panahon ng Diyos ang siyang mangyayari. At yun ang ating hintayin. Hindi sa isang upuan o isang pananalangin lang natin ay darating na kaagad yung ating hinihingi. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa araw, no? Isa sa mga itinuturing nating mga mahal na araw sa buong taon. Narito tayo ngayon sa araw ng Lunes Santo sa loob ng ating paghahanda in 40 days. Kasama tayo na naglalakbay, may kanya-kanya tayong preparasyon para sa mga mahal na araw na ito. At kasabay ng kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, inaasahan din sa atin na merong muling pagkabuhay ng pagbabago sa ating mga sarili. Kung paano natin pinaghandaan at ibinigay ang ating mga sarili kabahagi sa pasyon ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, no? Ipinapakita kung paanong pinagtaksilan ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang ating Panginoong si Jesus. Masakit sapagkat si Judas ay kasakasama ng ating Panginoon na kinikilala niyang guro. At kung atin pong iisipin, para yatang napaka-imposible na pagtaksilan ng isang tulad ni Judas na isang apostol ang kanyang Panginoon at itinuturing na master. Subalit, narinig natin nangyari ang lahat ng ito. Bakit kaya? Sapagkat hinayaan ni Judas Iscariote na makontrol ni Satanas ang kanyang sarili. Pero ang mas nakakalungkot na pangyayari para kay Judas ay dinala niya ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kamatayan.
Sa halip na bumalik kay Jesus, ay nagpadala si Judas sa kanyang paniniwala. Nagdala ito para siya'y magpakamatay. At kung nababatid lamang sana ni Judas na naghihintay sa kanya si Jesus, hindi sana nangyari ang kanyang pagtitiwakal. Mga kapatid, kayo ba na narito ngayon, naranasan niyo na ba na kayo ay mapagtaksilan? Matraidor? Kung oo, ano ba yung pakiramdam ng isang taong pinagtaksilan? Masaya ba kayo? Of course, hindi. Sasabihin yung masama ang pakiramdam. Andoon yung galit, andoon yung inis, na andoon yung disappointment sa isang tao na nagtaksil sa inyo. Ganun ba kayo? Kung naranasan nyo, ganyan talaga yung feeling ng isang taong napagtaksilan. Kaya nga kahit si Jesus, nakaramdan din siya ng masama para kay Judas Iscariote na nagtaksil sa kanya. Ganun din kung paano siya itinatwa, itinanggi ni Pedro. Not only once, not only twice, but thrice. Tatlong beses na itinatwa ni Pedro itong si Jesus. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagtataksil, sa kabila ng kanilang pagtatatwa, pinatawad pa sila ng ating Panginoon. Nung si Jesus ay naghihingalo sa krus, ano ang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. My dear brothers and sisters, kapag tayo'y pinagtataksilan na mga taong hindi natin inaakala na magagawa sa atin, hindi po ba lubhang napakahirap matanggap o mapaniwalaan? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng hindi maganda at patalikod tayong pinagtataksilan, kapag ito'y malapit sa atin, itinuturing nating best friend, beshi, o mga tao na kahit kapamilya natin, kapatid natin, hindi ba't napakasakit? Subalit ganun talaga ang buhay. Ganyan ang marami sa atin kapag magkukunwaring mabuting tao pero natutokso ng demonyo kung kaya't tayo na naniniwala sa kanya, nakahanda pa rin tayong yakapin sila. Pero ang masakit kapag na-discover natin na ang taong pinagkakatiwalaan natin ang siyang nagtataksil sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtataksil ay maaaring nagsisimula kung paano tayo mag-isip, kung paano natin ini-imagine ang isang tao na naa-attract tayo, hanggang sa siya ay tuluyang makuha ng ating mga isip. Maaaring ang wala tayong contact physically sa isang tao, pero ang pagkilos ng demonyo sa ating mga isipan ay nagbibigay sa atin na tayo ay magkasala at magtaksil. At mas malala, kapag ang isang tao po ay mahina ang pananampalataya, yung pagkilos ng demonyo ang siyang sisira ng tuluyan ng kanyang pagkatao. Kaya nung sabihin ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, hindi niya tinutukoy yung mga tao, o hindi lamang tinutukoy ni Jesus yung mga taong nagkanulo at nagtaksil sa kanya.
Tinutukoy din ni Jesus ang mga taong madaling magpadala sa tukso ng demonyo at umaayon sa gawain ng demonyo. So my dear friends, ngayong araw ng Martes, Martes Santo, patuloy po nating pagnilayan ang napakaraming beses na pagtataksil natin laban kay Jesus. Ang napakaraming beses na pagtataksil ng marami sa atin sa sakramento ng kasal. Humingi tayo ng awa at habag sa ating Panginoong Jesus para sa tuluyang healing, para sa tuluyang forgiveness. At ganun din, huwag po nating kalilimutan na humingi ng kapatawaran at mapanumbalik ang magandang relasyon sa mga taong ating pinagtaksilan. Mahirap mang gawin, but definitely, it is a challenge para sa atin upang sa ganon, masabayan natin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, sa muli nating pagkabuhay ng pagbabago ng mga ugali. Amen. Magsitayo po ang lahat.